Thanks be to God at tayo ay muli nagkasama-sama dito sa ating gawain, itong ating evening prayers. And I'd like to welcome all of you. Tayo po ay mag-ready ng ating mga sarili to draw near to God, to draw near the presence of God. At maging ready po tayo, maging open. So whatever it is na ginagawa natin, let's do our best na mag-focus po tayo. So our topic tonight is entitled Living Wisely in the Midst of Inequality. Now this is based on Psalm 37 verses 1 to 40. Now as you well know, there is a lot of inequality in the world today. Now I don't mean to say lang na simply na merong mayayaman or merong mahihirap. What I mean by inequality is this, no? Those who have no regard for God and who continue to do evil seem to be getting ahead, no? Or in other words, sila ay parang nasa mas maganda pang kalagayan compared with those who fear God and who choose to obey God. So that is what I mean by inequality, no? Parang yung mga tao na walang pakialam sa Diyos, parang sila pa yung ano, parang nasa magandang sitwasyon. Tapos yung mga sumusunod sa Panginoon, yung may takot sa Diyos, parang sila pa yung nahuhuli. Now, sa ganyang sitwasyon, it is very tempting to just give up, you know, doon sa whole idea of living a life that is pleasing to God. Kasi para kay pa, di ba? Now, of course, siyempre, hindi magiging wise yan. That's why ang title ng ating devotions tonight is Living Wisely in the Midst of Inequality. The Lord wants us to live wisely kahit na parang feeling natin na it's unfair. And that's what we want to learn tonight, no? How can we live wisely in the midst of inequality? Now, instead of reading, you know, agad yung passage natin, so I want us to pray, and then I want us to talk about three principles to keep in mind. Saka natin babasahin yung pinaka-verse kasi it's a bit long, no? 40 verses. Actually, it's an acrostic, meaning naka-base siya dun sa Hebrew alphabet. Now, for those of you who may not know, the Hebrew alphabet has 22 letters, no? Pero naka-distribute siya dito sa 40 verses. Kaya, ano siya, sinulat siya in such a way na at least one or two verses each for each letter of the Hebrew alphabet. Ang purpose niyan is para ma-memorize ng mga, lalong-lalong mga kabataan who are trying to, ika nga, understand God's will. And especially, pag bata ka pa, you tend to question yung idea na bakit yung mga tao na who don't seem to be following God, eh parang nasa maganda pa silang kalagayan compared dun sa mga tao who want to obey the Lord. So, ginawa itong acrostic na to in order to teach young people of the wisdom of God. So, that's why yun ang magiging approach din natin. We want to understand how can we live wisely in the midst of inequality. So, we're going to talk about three principles now. And before we do so, let's pray. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon, na you want us to understand your wisdom. Hindi mo gusto, Panginoon, na mag-give up kami, mawalan kami ng pag-asa, lalong-lalo na in the midst of inequality. Not so much yung mayroong mga mahihirap at mayroong mayayaman, but really the reality na yung mga tao na parang wala silang pakialam sa iyo, Panginoon, parang sila pa yung umaasenso. Samantalang yung mga tao na nagpupursige na sumunod sa iyo, Panginoon, parang sila pa yung kulelat. So, Father, help us to gain wisdom tonight and speak to us, O Lord, through your Holy Spirit upang sa ganoon huwag kami mawala ng pag-asa. So, maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. So, we want to talk about three principles to keep in mind dito sa tinatawag nating inequality. Again, let me clarify. Pag sinasabi kong inequality, I don't mean to say mayroong mayaman, mayroong mahirap. What I mean to say is yung mga tao who seem to be disregarding God
parang sila pa yung nasa mas mabuting kalagayan compared with those na who are really doing their best to follow the Lord. So yun yung ibig ko sabihin sa inequality. So how do we live wisely sa ganong situation? So there are three principles to keep in mind. The first one is, of course, quite obvious pero very important natin maunawaan, and that is, don't be bothered by the success of wicked people. That's the first principle. Huwag kang mag-worry o huwag kang parang mag-question bakit ganun, no? Ito yung gustong sabihin sa atin ng psalmist mula verses 1 to 11. So basahin natin yan and I'll try to explain. So sabi sa verse 1, do not fret o huwag kang mabother, no? Because of evil men, or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither, like green plants, they will soon die away. So, sinasabi ng psalmist, huwag kang mag-alala dyan. Kahit na nagsasucceed sila, it would not last. You know, darating din ang panahon na they will soon die away. And then, sabi ng psalmist, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Paulit-ulit, reaffirm ito ng psalmist, no? Of course, may mga overlap dun sa passage. But really, ang point dito is, huwag kang mag-alala. You know, the Lord is with you. Hindi kanya pababayaan. In verse 5, sabi, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. Sabi niya, He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause, like the noonday sun. No? So, huwag ka mag-focus dun sa mga tao na gumagawa ng masama and as if parang sila ay nagiging successful. Sabi ng psalmist, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. So, you know, huwag daw mag-worry, huwag daw maalala, huwag tayong mabother dun. Okay? And then sabi niya sa verse 8, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. So, tinutukoy niya rito yung para magtatampo tayo sa Panginoon. Yung bang magagalit tayo, Lord, bakit ganun? Ako, nagtatry akong gumawa ng tama at mabuti, pero ba't parang ako yung kawawa, ako yung naiiwan samantalang yung mga tao masasama, patuloy silang umaasenso. So sabi ng psalmist sa verse 9, for evil men will be cut off, but those who hope in the Lord will inherit the land. So, don't worry about it. No, God knows how to deal with those people na hindi siya binibigyan ng halaga. Sabi sa verse 10, a little while and the wicked will be no more. Though you look for them, they will not be found. No? And then finally, sabi niya sa verse 11, but the meek will inherit the land and enjoy great peace. So in other words, sinasabi ng psalmist, don't be bothered by the success of wicked people. Alam niyo, pag tumitingin tayo sa, you know, sa mga news or whatever, di ba, nakikita natin yung mga tao na gumagawa ng masama, and yet parang patuloy silang umaasenso, patuloy na gumaganda yung buhay nila. Huwag nating hayaan na ma-tempt tayo na para mag-question kay Lord. Yun yung tinuturo ng psalmist sa mga kabataan. That's why sinulat itong psalm na to in acrostic form para ma-memorize ng mga young people. Not to worry, not to fret. Yung word na fret, ibig sabihin yung parang masyado ka nakatingin doon o nakafocus doon. So sabi niya, don't fret, don't put all your attention doon sa nangyayaring ganun kasi magagalit ka lang sa samalang ang loob mo. So in other words, don't be bothered. Kahit na may mga tao na parang wala silang pakialam kay Lord pero nagsasucceed sila, sabi ng psalmist, hayaan mo sila, hindi rin magtatagal lahat yan. You know? In other words, God will hold them accountable. So, you know, that's the first principle to keep in mind. Don't worry, don't be bothered by the success of wicked people. Secondly, no, depend on God for your own personal needs. In other words, huwag mong intindihin yun kung sila ay umasenso yung mga masasama. Don't worry, God will take care of you. No,
Maring hindi ka yayaman tulad nila, and it doesn't really matter. Ang mahalaga is that the Lord will, you know, take care of all your needs. So basahin natin yung verse 12 to 26. Sabi sa verse 12, the wicked plot against the righteous and gnash their teeth at them. So yung mga taong ano, masasama daw, parang gumagawa sila ng masasamang plano. But the Lord laughs at the wicked, sabi ganyan. For He knows their day is coming. So, kamagalala doon, no? Kamagalala ng mga maling gawain ng mga taong liko, no? Sabi sa verse 14, the wicked draw the sword and bend the bow to bring down the poor and the needy, no? So, ito yung mga kategory ng mga tao sa Old Testament, yung parang helpless sila, they just depend on the Lord. So, you know, there is a word used for them, no? They're called the poor and the needy. To slay those whose ways are upright. So yung mga taong masasama, nagbabalak sila na parang i-take advantage yung mga taong needy. But their swords will pierce their own hearts, sabi nga yan. And their bows will be broken. So magkakaroon ng boomerang effect. Ika nga, God will see to it na yung mga plano nila will come to nothing. And then sabi sa verse 16, better the little that the righteous have than the wealth of many wicked. So bakit ganun? Kasi siyempre yung blessing ni Lord, you know, it comes with peace, it comes with joy. Kahit na hindi ka kasing yaman ng mga tao dyan na gumagawa ng masama, pero you can be content in the presence of the Lord. Sabi sa verse 17, for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. Sabi niya ganyan. So si Lord ang bahala mag-take care sa mga taong matuwid. The days of the blameless are known to the Lord, and their inheritance will endure forever. So you see, wala kang dapat na ikaw-worry dito dahil God will take care of all your needs. Di kanya pababayaan. Sabi sa verse 19, in times of disaster, they will not wither. In days of famine, they will enjoy plenty. So you see, God will see to it na kahit na sa panahon ng taggutom, kahit sa panahon na yung mga tao ay maaring nahihirapan, you know, He will make a distinction with those who trust in Him. Siyempre, you've got to trust God, di ba? Sabi sa verse 20, but the wicked will perish. The Lord's enemies will be like the beauty of the fields. They will vanish like smoke. So, sa madaling sila tao, okay, maganda yung buhay nila ngayon, pero hindi magtatagal yan. Because God will hold them accountable. Sabi sa verse 21, the wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously. No, if you can imagine, yung righteous people, wala silang masyado, pero they are generous. So, as far as God is concerned, they are the ones who are truly rich, no? Rich in the eyes of God. Hindi yung mayaman ka, pero stingy ka, you only keep to yourself kung ano yung kayamanan mo, no? In verse 22, sabi, those the Lord blesses will inherit the land, no? But those He curses will be cut off. So, sa madaling salita, yung mga tao na walang pakialam sa kaharian ng Diyos, makikita nila na, you know, they will suffer the consequences of that. Pero those who trust God, sabi sa Bible, you know, the Lord blesses, you know, binibless niya tayo. Verse 23, sabi, if the Lord delights in a man's way, He makes His steps firm. So, sisiguraduhin niya na hindi tayo mapapahamak. So, sabi sa verse 24, though he stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. So, di ba ang ganda ng promise ng Panginoon? Kaya you can depend on the Lord. Eh. Sabi sa verse 25, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Somehow, God will see to it, no, that He will provide for our needs. Ako, I've experienced that in my own life. No, when I started, you know, serving the Lord full-time when I was 22 years old. Since then, hanggang ngayon, 40 years, I've seen the hand of God upon my life, His goodness and mercy. So I can testify, and natotoo itong verse na to. And then finally, sabi sa verse 26, they're always generous and lend freely.
their children will be blessed. So praise God, you know. So depend on God for your own personal needs. Yan yung second principle na kailangan natin tatandaan. No? Sa gitna ng inequality, yung mga tao na parang wala silang pakialam sa Diyos pero parang mukhang umaasenso sila. Don't worry, you know. Don't be bothered. Una, that's the first principle. Don't be bothered by the success of wicked people. Pangalawa, depend on God for your own personal needs. You know, be content and be generous. God will take care of you. Hindi kanya pababayaan. And last but not the least, do what is right and good, leaving the results to God. So gawin mo lang yung tama, gawin mo lang yung mabuti. Huwag ka mag-alala tukol sa mga resulta nito, consequences nito. Leave it to the Lord. Basta gawin mo lang kung ano yung nararapat. Do what is right and good, leaving the results to God. So let's look at verse 27 hanggang matapos tong psalm na to. Turn from evil and do good. Then you will dwell in the land forever. So unlike yung mga wicked people na would like to continue doing evil, tayo po itinawag ng Panginoon to do good, to do what is right and pleasing to Him. Sabi sa verse 28, For the Lord loves the just and will not forsake His faithful ones. They will be protected forever, but the offspring of the wicked will be cut off. So there you have it, yung promise ni Lord. You know, basta do what is right. Just do what is good. Huwag mo itindihin kung ano yung sasabihin ng mga tao o kung whether babalik ba sa yun o hindi. Don't worry about that. Sabi sa Bible, the righteous will inherit the land and dwell in it forever. So just give thanks to God and continue to do what is good. The mouth of the righteous man utters wisdom and his tongue speaks what is just. So, nawa maging ganun tayo. Huwag tayong magpa-apekto dun sa mga tao na wala silang pakialam sa kingdom of God. Puro na lang sila pleasure. Don't worry about that. Huwag mo kaya may lumabas sa bibig mo na parang may bitterness ka. Instead, continue to speak kindly, to speak lovingly sa mga tao. You know, sabi sa verse 31, The law of His God is in His heart. His feet do not slip. So when you allow the Lord to just take care of your life and you just continue to do what is right and good, no, hindi kanya pababayaan. Sabi sa verse 32, the wicked lie in wait for the righteous, seeking their very lives. Pero sabi sa verse 33, but the Lord will not leave them in their power or let them be condemned when brought to trial. In other words, kahit na parang nagpaplano ng mga masasama yung mga taong wicked and evil, still the Lord will be there to protect His people. Sabi sa verse 34, Wait for the Lord and keep His way. He will exalt you to inherit the land. When the wicked are cut off, you will see it. So huwag kang bibitaw. No? Tuloy ka lang sa pagsunod sa Panginoon. Huwag mo intindihin kung ano yung sasabihin ng mga tao or kung i-approve ka ba nila or hindi ka nila i-approve. Basta makikita mo yung vindication mo from the Lord. Sa verse 35, sabi, I have seen a wicked and ruthless man flourishing like a green tree in its native soil. But, sabi sa verse 36, But he soon passed away and was no more. Though I looked for him, he could not be found. So, ang buhay ng isang tao na walang pakialam sa Diyos ay nanganganib, no? Dahil, you know, siyempre si Lord ang source ng life. Now, if you disregard the source of life, gaya ng kasabihan nga ng mga matatanda, para ka nagtampo sa bigas niyan. No? Because the Lord Himself will hold you accountable for your life. Sabi sa verse 37, Consider the blameless, observe the upright. There is a future for the man of peace. So, tuloy ka lang, mag-serve ka lang, gawin mo yung pinagagawa sa inyo ng Panginoon. Huwag kang tumigil, huwag kang mag-focus sa mga tao na parang walang pakialam sa Diyos tapos umaasenso. Alisin mo yung mata mo dun. Depend upon God, He will take care of your needs and then do what is right and good and pleasing to Him. Sabi sa verse 38, But all sinners will be destroyed. The future of the wicked will be cut off. So makikita niyo paulit-ulit, no, yung warning ni Lord.
na if you choose to disregard, you know, the kingdom of God, then you will suffer the consequences of that. Now, nakakalungkot, maraming tao, they do not fear the Lord. Akala nila ganun-ganun lang yun. They choose to disregard, you know, the purpose and will of God for their lives. So, magugulat na lang sila isang araw, you know, God is going to hold them accountable for it. So, verse 39, sabi, the salvation of the righteous comes from the Lord. He is their stronghold in time of trouble. Isa sa mga nakakalungkot sa lahat na bigla na lang tatawag sa Panginoon yung mga tao pag nasa trouble na sila. Then they remember God. Pero sa times of prosperity, hindi nila iniisip ang Panginoon. So tayo po hindi. Dapat patuloy lang tayo gumawa ng mabuti. The Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked and saves them because they take refuge in Him. So thanks be to God. So, do what is right. Continue serving the Lord. Kahit na sabihin natin yung ibang tao, nakikita mo, mga kaibigan mo, parang umaasenso sila, don't worry about that. Gawin mo yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. So, muli, no? How can we live wisely in the midst of inequality? And by inequality, I mean to say yung mga tao na parang walang pakialam sa kingdom of God, parang gumaganda pa yung buhay nila samantalang tayo na sumusunod kay Lord, eh, parang ano, naiiwan. So, there are three principles. Muli, unang-una, don't be bothered by the success of wicked people. Huwag mong hayaan na mabother ka dyan. Okay? Huwag kang mag-focus doon, huwag mag-dwell doon, na parang lagi ka nalang nagre-reklamo, bakit ganun, si ganito, si ganyan, ganda-ganda ng buhay, pero wala namang pakialam sa Panginoon. Don't focus there. Second principle, depend on God for your own personal needs. Kung may kailangan ka, God will take care of you. Don't worry about it. He will provide for your needs. Ako, I've seen that happen in my own life. Kaya, hindi lang ako, there are many people who will testify. God will take care of His own. So, you know, do not underestimate the generosity of God. Now, finally, do what is right and good, leaving the results to God. So, kasi pag na-focus ka dun sa mga, ano, yung mga nangyayari sa paligid mo, tapos maiinggit ka sa kanila, tapos gusto mo na rin umasenso tulad nila, mayong koti, iiwan mo na yung ministry mo, hindi mo na itutuloy yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Ganyan na nangyayari sa marami mga mananampalataya na na-out of focus, hindi na nagiging wise. Okay? So, ang bottom line natin tonight, to live wisely, we must trust God completely. No? Sa Tagalog po, para mamuhay ng may katalinuhan, dapat magtiwala sa Diyos ng lubusan. So, tiwala lang tayo sa Panginoon. Okay? Huwag po tayo mag-focus dun sa mga tao na parang wala naman silang pakialam kay Lord, pero sige lang na sige, lahat ng blessing nasa kanila, pasyal dito, pasyal doon. Tapos tayo, feeling ano tayo, parang, you know, martyr, no? Bakit, no? Ba't ako, hindi ko nararanasan yan. Stop focusing on those things. Continue to serve God, continue to do what is right and good and pleasing to Him. He'll take care of you. Tapos ipasadyos mo yung mga tao na parang binabaliwala nila ang kaharian ng Diyos. God will take care of that. In fact, you should pray for them. Kasi God will hold them accountable for their choices. Basta ikaw ang mahalaga, saka ako, tayo, piliin natin kung ano yung pleasing sa Panginoon. Bigyan natin ng oras yung pagsaliksik sa o pag-discern sa ano ba ang will ni Lord sa atin. Doon tayo mag-focus. As pag nalaman natin kung ano yung ministry assignment natin, bigay natin yung todo natin doon. Let's do our best, no? Serving God and not complaining or whining or parang, you know, Lord, paano naman ako? No, stop that. Just entrust everything to the Lord and God will take care of you. Amen? So, yan po yung wisdom ng Panginoon sa atin. Living wisely in the midst of inequality. Ano susi? We must trust God completely. So tayo po ay manalangin. Lord, patawarin niyo kami if sometimes, Lord,
kakaroon kami ng bitterness kasi bakit yung iba, hindi naman sila seryoso sa pagsunod sa iyo, Lord, pero parang sila umaasenso, daming nilang nararanasang magaganda. Samantalang kami, Lord, parang nandun pa rin sa kahirapan o sa mababang sitwasyon. Lord, patawarin mo kami if we are complaining or comparing ourselves with those people. Teach us wisdom, Lord, para we can just entrust to you yung mga bagay nito and not feel bitter or angry. Lord, help us to just depend on you and trust in you for our every need. Na huwag na kami mag-worry, Panginoon, tungkol sa mga kakailanganin namin, mga needs namin sa buhay o pamilya namin. For you know how to take care of your very own, Panginoon. So we put our hope and trust in you. Help us to fulfill yung purpose mo sa amin, to do what you're asking us to do, Lord God, with all diligence and excellence, Panginoon. Not worrying about anything else, not worrying whether ma-affirm ba kami, magpapasalamat ba yung mga tao sa sacrifices namin. Lord, we let go of these things. We just want to serve you because, Lord, you have loved us and you have called us and we want to love you in return. Panginoon, ayaw na yung magkaroon ng iba pang purpose maliban na, Lord God, to respond in love to you, Panginoon, because you have loved us first. And Lord, tulungan nyo kami na tumulong kami sa ibang tao na nadidisillusioned. Help us to remind them na hindi sila dapat magkaroon ng ano, ng parang sama ng loob or they should not compare themselves with those people. Yung mga tao, Lord, na pinipili nilang mabuhay sa mundong ito na para bagang hindi mahalaga ang kaharian mo. Lord, they will be held accountable. So we will just leave that to you, Lord. And we pray na, Lord, have mercy upon them. Hindi lang nila nauunawaan. But for us, Panginoon, tulungan niyo po kami to live righteously and to help others do the same para sama-sama lang kami, Lord, in the race of life at hindi kami mag-give up. For you are faithful, you are good, and you will take care of us no matter what. We are completely safe, Panginoon, sa piling mo. So maraming salamat po for your goodness and mercy. Always help us, Lord, to remember lagi itong mga prinsipyo na to. Not to be bothered by the success of wicked people, to always depend on you for our needs, O God, and to continue doing what is right and good, regardless of what happens. So Lord, tulungan nyo kami to live wisely. And the only way na we can do that is by trusting in you completely. Salamat o Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen.